Hey, hey, good morning, good evening. We are live here on our community. So, kamusta guys? Magandang gabi, happy Saturday. And bukas, Sunday na naman, bilis ng araw, no? So, let's wait yung ating mga viewers. Ayan, so sa mga bagong pasok dito sa ating community, ito yung unang pagkakataon na makakapag-attend kayo ng mga live Q&A session natin. Welcome. And anyon, kung meron ka mga katanungan na anything related dyan sa business mo, sales and marketing, pag-uusapan natin yan. Okay? So bago ang lahat, let us know kung saan ka nanonood. Si Facebook user. Ayan. So merong link yata si nilalagay si StreamYard para mailagay yung name nyo. Pero pakilala ka. Lagay mo yung name mo. Where are you from? Saan ka nanonood ng ating live training? Ayun, sige. So wait, live na tayo kasi may nag-comment na. So ayun. Ayos, good evening. Yan, babasahin ko na lang dito sa live mismo sa group para makita ko. Ayan, si Mar and si Ellie John. Kamusta Ellie and Mar? Ito, mga bagong join sa ating community. Ayun, so kung nandyan na, nakaprepare na yung mga katanungan nyo when it comes on sales, marketing, and business, yun yung pag-uusapan natin sa video na to. Hindi natin pag-usapan yung mga tutorials or mga technical side, pero if you have anything questions pagdating dyan sa business nyo, paano ko kayo matutulungan, paano natin matutulungan yung bawat isa, at paano natin mai-scale yung business nyo to the next new level. Magandang gabi! Sige, sino yon? Meron nag-comment dito na hindi ko pa po nakuha. Si Marl, ayun, feel free to chat on my website, Marl, para ma-receive mo yung bonus. So last Wednesday, nagkanda kasi ko ng live webinar training sa mga nasa e-commerce, ayun, dropshipping. Meron akong bonus na binigay sa kanila. So chat ka lang sa website ko, sabihin mo na umattend ka nung last Wednesday. So ibigay mo yung email mo para maibigay sa iyo yung access. Okay? Pero na-email na 'yan. Okay, baka na-miss mo lang. Ayan, good evening, bro, brother JC, Tan and Harold. Okay, so guys, ayun, anything questions pagdating sa sales, marketing, and business, okay? Kung tatanungin nyo ako, okay, kung meron kayong gustong ipakonsult when it comes dyan sa business na meron kayo, or kung magsisimula pa lang kayo ng business, or meron kayong hinahandle na business, okay, ano ba yung mga challenges and problems na nai-encounter natin right now na pumipigil sa atin para mapatakbo natin ng maganda, ma-scale, no, mapag-grow yung business natin online. So online kasi I've been doing online marketing for almost 8 years na rin. So yung mga i-share ko sa inyo na mga advice, mga tips is based mismo dun sa experience ko. Okay? So hopefully yung mga sinishare ko dito sa community natin, sa mga training, makatulong sa inyo yon. And also, meron din akong YouTube channel. Ayan, sa mga hindi pa pala. Ayan, I just want to promote my channel. Ayan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, no? Hey, guys! Ayan. So, ilan na ba yung subscribers natin? Double check ko lang. Meron na tayong... Ayun! Thanks guys sa support, lalo na yung mga subscribers natin. Meron na tayong 49,800 plus. And so konti-konti na lang, nasa halfway na tayo para dun sa silver play button. And help me na ma-achieve yan this year. Ayan, pagtulong-tulungan natin. And kayo, kung meron din kayong mga channel, I can help you, but unang-una talaga na kailangan mong tulungan yung sarili mo kapag meron kang gustong ma-achieve na goal. Ayan. Example,
hindi rin biro yung 50,000 subscribers bago ko siya ma-achieve. Ayan, konting-konti na lang, mga 1,200 something na lang, ma-achieve na. Sorry, 200 na lang pala, ma-achieve na yung 50,000 subscribers. Okay, hopefully, pagtulong-tulungan natin. Ayan. Alright, so thanks guys sa mga nakasubscribe sa YouTube channel ko. Kung hindi pa, subscribe kayo and engage dun sa mga video, kahit like or comment, napaka-importante nun kasi nakakatulong yun sa algorithm YouTube para ipakita pa yung mga content mo sa mga tamang tao. Okay? So sa mga ano, nasa content marketing. Okay? So maiintindihan nyo yun. Magigets nyo. Watching from Jordan. Ayan, thank you. Thank you. Okay, sige. Habang nag-iisip pa yung iba ng mga katanungan, kamusta na? I'm doing good, doing great. Ayan. Unahin muna natin yung mga announcement natin na ginawa maybe this week lang. Ayan. Last week kasi iba naman yung mga updates na binigay ko sa inyo. But this week, last Wednesday, nagkandak ako ng live webinar sa mga nasa e-com industry. Ayon, kung gusto nyo matutunan yung or mabalikan yung replay ng webinar masterclass na ginawa ko last Wednesday sa mga nasa e-commerce to, ha, sobrang makakatulong yon. Okay? Pwede nyo puntahan yung website. Okay. Puntahan nyo lang itong website ng jgregorio.com/dropshipping. Okay? Iyon yung link para mabisit nyo yung website. Nandun yung replay ng training. As you can see here on my screen, pinapakita ko sa inyo. Ito yon, recorded na training na to. So, yung mga nakapag-attend ng live, yun lang yung may mga special bonuses dun sa mga binigay kong bonuses. But you can watch yung replay. Ayan, nandyan yan sa ano. Baba, jgregorio.com/dropshipping. So, hindi mo na kailangan maglagay pa ng name and email. Ma-access mo na kaagad yung replay ng workshop. Para to sa mga nasa e-commerce, ha. Nasa e-commerce, nasa dropshipping, or nagpaplano mag-start ng e-commerce business. Okay? So, yun. Yung mga ginawa natin. And I believe Monday, nag-announce din ako sa group natin. Okay? Nag-announce din ako sa group natin na meron akong bagong group na binibuild. Pero syempre, yung group na yun is specific lang talaga sa isang topic. Okay? Or isang skills na kailangan mong ma-develop. So, hanapin ko lang dito sa Facebook group. Pero, ayan, hanapin ko. Mart, ayun, kumusta na? Si Mart pala yun. Ellie, sige, sasagutin natin yan yung mga katanungan nyo. Stay tuned lang. Update ko lang sila doon sa ina... Okay. So, nakita ko na. Ito yun. Share screen ulit ako para at least alam din ng iba. Okay, ito yung in-announce ko last Monday. Ayan. Sabi ko, sino yung mga gusto matuto mag-build ng website and marketing funnel. So, pupunta lang kayo dito sa community na to. Free siya. Okay, kung hindi pa kayo naka-join. Ayan. Tapos, meron din akong welcome video dito. So, panoorin nyo lang. Ayan, in less than a week, meron na tayong 255 members dun sa community. So dito, sa mga susunod na linggo, sa susunod na mga araw, mag-share ako dito ng mga tips, free tips and advice when it comes on sales funnel and website building. Okay, kung gusto mong magkaroon ng skills pagdating sa topic ng website creation or sales funnel building, makakatulong sa iyo yung ano na to, community, kasi nga free siya. Community siya na magtutulungan din yung bawat isa. So may mga invite din ako ng mga nasa niche or nasa industry ng sales and web building, okay, yung mga magagaling pagdating sa ano na to, yung mga kilalang tao. So yun, and also ang community na to, syempre para matutulungan din kayo, di ba, na mahasa yung skills nyo, ma-improve pa at makakuha din ng mga future clients. Okay, possible kasi may mga business owners na magjo-join dito, maghahanap na sila ng mga sales funnel builder na, so kung ikaw skilled ka, so pwede ka mag-share dito ng mga previous work or yung mga project na nagawa mo as a sales funnel builder or website builder. Okay? So, syempre, feel free to share. Iyon naman para ma-inspire din yung iba sa mga projects na nagawa mo na before. Then, matulungan din natin sila. Mabigyan din natin sila ng tips. So, yun. Ang gagawin dito, more on Q&A.
Tapos may mga videos din tayong i-upload, mga posts, ayun. So, ayun, yun yung gagawin natin dito sa group. Okay, so kung hindi ka pa nakapag-share, go to search mo lang ito or ilalagay ko yung link. Okay, hindi ako makapag-post ng comment. Pwede nyo naman puntahan yung link na facebook.com. Ayan. Ayan yung link. Negosyo Toolkit Community. Or search nyo lang, Negosyo Toolkit Community. Alright, so balikan natin yung mga katanungan ng ating mga viewers ngayong gabi. So meron akong ilan na mga nabasa ng mga katanungan and karamihan ng mga katanungan nila is ganun pa rin, no? More on restriction. Ayan, lalo na sa ads, no? Anong ads ba? Facebook na naman. Kasalanan na naman ni Mark, no? Coach, nag-email. Basahin natin. Sabi niya, Coach, nag-email si Facebook na restrict daw yung account ko, disable daw yung ads ko. Ano ba yung ma-advise niyo, Coach? Pero tinurn on ko yung ads ko. Active pa naman. Okay. So, ibig sabihin, active pa. Error lang yan. Okay? Pero kapag binalikan mo, balikan mo siya after an hour or refresh mo yung browser, baka nga disable ka na. So, yun. Pero kung hindi naman, error lang yung notification na yun. Tapos, i-check nyo rin, no? Ingat din sa mga email, alam ko, sa mga kilala, bank, di ba? Kahit sa Facebook, pwede kayong ma-lead. Tawag doon is phishing, no? Baka hindi naman Facebook galing talaga yon, di ba? Tapos, maglalagin ka, magbibigay ka ng username mo, email, password, yun na, nahack ka na. So, i-check mo kung kanino ba talaga galing yung email. Meron naman yun sa email, sino ba yung sender? Kung facebook.com, Facebook yan. Okay? So, kung titingnan mo kasi, active naman, di ba? So, yun. Alright. So, hopefully nasagot ko yun, brother. Ayan. I'm in Handle a Group Online Marketing Coach. Gusto ko lang pong itanong kasi lagi po na-disable ang ad account namin. Yung page namin lagi po restricted. Ayan. Sa policy kasi, no, guys, no, kahit hindi ka nag-ads, kapag yung mga content mo sa pages, possible ka pa rin ma-restrict eh. Yun. Kasi merong guideline si Facebook. So ngayon, ako, ang ano ko talaga, tip ko lang, ito, kung meron kayong page, minimize nyo na maglagay ng links sa mga posts nyo. Okay? Para yung kasi yung ano kay Facebook eh. Magpo-post kayo doon, more on compliancy pa rin doon sa mga content. Kailangan alam nyo pa rin yung mga type of content na pwede kay Facebook at hindi pwede kay Facebook. Kasi baka yun nga, okay, na may mga content kayo na-void, okay? Na-violate. So, yun guys, yung gawin mo, kung laging restricted, kung makakapag-appeal ka pa naman sa Facebook, try to appeal para maibalik yung restricted pages mo. Okay? So, yun ang ano, same problem. So, dami, no? Bakit kaya Facebook ang ating mga problema ngayon? Diba? Nung titingnan natin, ang daming alternative kung talagang seryoso ka sa online marketing. Hindi lang talaga si Facebook. Okay? Ang daming way para maipakita mo sa tao yung binibenta mo. Okay? Nandiyan si TikTok, 'di ba? Explore TikTok. Nandiyan si YouTube, 'di ba? YouTube ang maganda is content lang ang puhunan mo. 'Di ba? Pero evergreen, ibig sabihin, tuloy-tuloy na pinapakita yan ng mga ng YouTube yung mga content mo dun sa mga tamang tao. Okay? So, maganda yung algorithm ni YouTube. Search based. Tapos, sa recommendation naman, parang alam ni YouTube kung kanino i-recommend yung mga video dun sa mga tamang tao. Example, mahilig kang mag-search ng mga tutorial pagdating sa Facebook ad. So, mamaya makikita mo, nire-recommend na yung YouTube video ko. May nakapansin ba nun? Okay? So, ganun si YouTube. Okay? Andami pa eh, website, 'di ba? SEO, blogging, article. Okay? Kumbaga, kung na-stock up ka diyan sa ginagawa mo ngayon, isip pa ng ibang way para hindi ka ma-stock up kung sa Facebook ka lang nakarely. Kasi sabi ko nga, lagi kong sinasabi sa student, kapag nawala na si Facebook, diyan ka lang nakarely, wala na. Paano mo na ngayon ipapagpatuloy yung business mo? 'Di ba? So, omnipresence, hindi na tawag, okay? Kailangan meron ka pa rin strategy na tinatawag. So, ayan.
Balikan natin. Okay, medyo busy lang coach. Pag-uwi ko Pinas, kita kids, puntahan kita. Sige. See you, brother. Ha? Watching from Cavite. Hindi pa nakapanood. Okay, si JC. May tanong si JC. Maganda. Coach JC po ito, paano po mag-market organically ng hindi nag-paid ads dahil masyado nang mahigpit sa FB? Okay? Baka meron kayong method na pwedeng i-share. Ah, JC, number one siguro na ma-share ko when it comes on marketing. Okay? So, marketing naman tayo. Ang maibibigay ko na tip is, ito, tip one. Content. Okay? Tinatype pa kasi. Ayan. So, ito number one, DC. Value-based content marketing. Okay? Nakikita ko na ginagawa mo naman siya. Meron kang tama dun sa ginagawa mo. Okay yun. Pinapakita mo yung mga project mo. Pero, pinaka-most powerful na mga na content talaga yung na magagawa mo is yung value-based content marketing. Siyempre, kailangan naka-align pa rin dun sino ba yung mga target people na gusto mong i-serve. Sino ba yung mga market na gusto mong pakita. So, dapat, ang content mo is paano masosolve yung problema ng mga taong gusto mong i-serve or tulungan or pakitaan ng product mo. So, second na lang, okay? Yung pag-o-offer or pagbebenta. Kasi ma-attract mo sila kung una, nabibigyan mo sila ng mga value na i-educate mo sila dun sa content mo. Example, ikaw is na tumutulong sa pag-create ng mga sales funnel, nagsiset-up, nag-create ng mga website. Pwede ka mag-share ng mga tip. Ano ba yung reason? Bakit mo kailangan ng sales funnel sa business? Ano ba yung benefits? Bakit mo kailangan mag-build ng sariling website? Okay? Ano ba yung mga maitutulong sa kanila? And kung may problema sila, paano sila masosolve ng problem ng ano ng mga tips mo? Okay? Value-based content marketing. So, organically. Pero, hindi ko sasabihin na mag-rely ka lang ulit kay Facebook. Merong pang ibang alternative. Siguro, 2. Okay? Kapag 3, okay din naman kung kaya ng power mo. So, 1 to 2. Pero, siyempre, isipin mo ano ba yung priority, ano yung main channel na gusto mong gamitin. Para sa akin, main channel is YouTube. Kahit na nasa Facebook tayo ngayon. Main channel ko is YouTube. Doon ako mismo talaga nag-a-upload ng mga content, nagbibigay ng value. Ito parang support ng community natin. Type of content din ang ginagawa ko ngayon. Yung Facebook Live na ginagawa natin ngayon. Value-based content marketing type yung ginagawa natin. Ngayon, ganun yung gagawin mo. Okay? Sabi ko nga, YouTube is evergreen. So, walang ano yon, walang ads. Hindi mo kailangan i-boost yon. Basta maganda yung content mo, papakita yun sa mga tamang tao. And then, ano talaga? Unlimited yung potential. Okay? Meron akong... Sa ano ganito? Sa marketing. Madali lang naman talagang ano, mag-create ng content. Ang gagawin mo lang is mag-search sa YouTube. Then, search ka. Ano bang topic yung gusto mong pasukin or isolve? Example, how to build website. Okay? Let's see. Para sa ito, brother. Okay. Type natin sa YouTube, how to build website. Ayan yung keyword. So, you can see may ad, dalawa. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Ayan. So, wala pa ako masyadong content sa pag-build ng website, pero soon nagkakaroon ka niya ng maraming content. Dominate natin yung niche na yan. Okay, how to build website. Nangunguna si website learners 4 years ago, 1 year ago, Ali Abdaal, 1 year ago, 7 months ago. Okay, so yun, tingnan mo, Papa, how to build website in 10 minutes. Simple and easy. Ang gagawin ko dyan, how to make or how to build a website in 15 minutes or 5 minutes or 30 minutes. Simple and quick and easy. Hindi naman kailangan eksaktong headline. Then, syempre, papanoorin ko yung content niya. Based dun sa content na panood ko, paano niya dinilabor yung content, gagawa rin ako ng sarili ko. Pero own version ko na yun. Hindi ko gagamitin yung video niya. Okay? Free ko siya, ituturo. Walang bayad. So, yun yung naging approach ko and idea. And by the way, hindi lang to sa pag-build ng website, ng sales funnel, paggawa ng ads.
kahit nasa industry ka pa ng real estate, kahit na ano pa man yan, hey, traditional, isipin mo lang, coach ka, consultant ka, Facebook, ads, tutorial. Ayan, lumabas ba? Alright. Facebook ads tutorial, 1 year ago, 252,000. 7 months ago, Facebook ads tutorial. Pero karamihan, Facebook ads yung tinatype yan. Okay. Sa Facebook ads keyword is number one pa rin yung akin. So, dominate yung niche, yung keyword. And ang kaganda dito is, ano siya, hot leads yung mga nakakausap mo dito. Kasi nga, mga ano na yun eh, naghahanap na sila ng sagot dun sa problema nila. So kung isipin mo, ganun pala ka-powerful si YouTube. Si Facebook naman, hindi niya pinapublic pero meron siyang isang algorithm na maganda rin naman. Na hindi ko sure, hindi ko masasabi na 100% na talagang ganito yan. Pero based sa mga experience ko at sa mga kakilala ko, si Facebook is nakikinig. Okay? Kung ano yung pinag-uusapan nyo. So kung nag-iisip ka ng ganito, maya-maya lalabas na yung ad sa'yo. Based on ano yon, behavior, ganon. Pero iba pa rin talaga kapag action-based. Nag-search siya, then naghanap siya ng problema, then yun, i-position mo, nailagay mo on top yung content mo. Okay, nabigyan mo siya ng value, then nailid mo siya dun sa ino-offer mo. Okay, siguro one tip lang yon. Focus ka lang muna sa value-based content marketing. Ang dami kasi. Organically, pag nag-search ka, siguro 100 tips ang pwede mong makita. Pero para sa akin, yun yung number one talaga na gagawin ko. Okay? So, I hope nakatulong yung JC dito sa katanungan mo. Okay, sagutin natin. Ito, meron palang... ayan. So, yung may mga question, guys, feel free. Anything about sales, marketing, and business, pag-uusapan natin yan. Hanggang alas 8 lang. Okay? 1 hour lang ang ating weekly Q&A kasi meron din ako mga trainings and Zoom call later. Ayan. So, before to add fund on Facebook para mag-ads, okay yung result ng ads right now. Nag-try ako na mismo FB ads ang gamit ko for ads. Ang experience ko ngayon, sir, malaki yung cost of message and kaunti yung response ads. Much better po ba na gumamit ng ads using FB ads or Meta ads? By the way, yung FB ads or Meta ads, same lang naman yan. Baka yung binabanggit mo yung ads manager, personal, and business manager. Baka yun, na-confuse ka lang. Pero same lang yan, FB and Meta, isa lang yan, Meta ads na talaga. So, papunta na kasi yung branding nila doon. Wala namang differences nun. Siguro may mga benefits si business manager. Meron din benefits kapag ads manager ka lang. Pero when it comes dun sa result na ibibigay sa'yo ng ad setup mo, nakadepende yung kung paano mo sinet up yung ads mo. Okay? Magkano yung budget, sino yung targeting, ano yung copy, diba? Effective ba yung copy? Tapos si Facebook, hindi naman talaga siya masasabi na kapag eto maganda yung results ko ngayong araw, bukas pwedeng bumagsak ang resulta. Hindi siya stable. Okay? May time at madalas ganun ang nangyayari. Okay? So, ang babaguhin mo dyan, ang i-improve mo dyan is yung creative mo. Kasi yung unang-unang nakikita ng mga tao. Creative, video, image, copywriting. Okay? Yun lagi ang i-adjust natin bago tayo mag-adjust kung magpapalit ba ako ng business manager ba, ads manager ba, or ganito ba. Lagi doon nakasalalay. Sa targeting, walang problema kahit magkamali ka sa targeting. Pero kung tumama ka doon sa messaging, sa ad crap, a copy, creative mo, panalo ka na doon. So, targeting, second na lang yan. Okay? Ayan, may tutorial po ba kayo paano gumamit ng TikTok ads? Yes, meron akong tutorial. Ginawa ko siya mga search natin. Okay, so search natin ngayon sa YouTube. Diba? Nandito naman lahat ng tutorial. TikTok ads. Ayun, meron pala. Meron sa YouTube. 10 months ago, si J. Gregorio nag-upload ng TikTok ads tutorial. Pero 10 months ago, possible outdated na to. And outdated na nga kasi merong in-announce si TikTok na bagong interface ng ano niya, ng ads manager. So, soon and hopefully this year magawa ko yung TikTok ads mastery. Pero ayan, para magkaroon ka ng konting idea how it works yung TikTok ads, applicable pa rin naman yung training na to. Para magkaroon ka lang konting foundation how it works yung TikTok ads,
40 minutes na training to, walang bayad. Okay? Then meron ditong link, ayan, papunta dito sa waiting list ng TikTok Ads Mastery. Mag-sign up ka lang dito para ayun, mano-notify kita once I launch yung TikTok Ads Mastery. Ayun, basic trading lang naman ang iyan. Hindi naman yung parang mastery pa. So, basic to advanced siguro. Okay? So, yun guys. Meron sa YouTube. Kaya hindi lang sa akin. Mag-search ka pa. Marami yan. Okay? Paano mag-TikTok ads? Ayun. Panoorin natin yung content sa YouTube. Tapos soon, ayun. Mag-ano kayo doon? Mag-ano? Sign up kayo sa waiting list. Marami na rin naman nag-sign up doon. Marami talagang interested na malaman yung TikTok ads. Okay? Alright. Teresa Rizal. Hi, Perdy. Kamusta na? Need ko ba magkaroon ng WooCommerce or any alternative platform para sa e-com store of the Philippines? Perdy, you can use yung account mo na Negosyo Toolkit. Nandun na yung kaya kailanganin mo. Para makapag-run ka ng e-commerce mo, ayun, explore yung Negosyo Toolkit. Merong kanyang account. Okay? Magagamit mo yan sa e-commerce business mo. Yung dropshipping, di ba? Umatan ka na, nakita kita. Ayan, pwede yun. In sharing organic content, value. Okay, hello po. Yes. Alright. Best po kung FB page siya gawin or pwede po kahit FB profile lang po. Okay, sino yun? Si TK. Ayan, si TK pala yun. So, hindi kasi lumalabas yung name. TK, best po ba kung FB page siya gawin or pwede kahit FB Pro. Ayun, yung organic marketing, value-based marketing, same. Both, pwede mo gawin. Dalawa. Pero ako kasi, dati, focus ako sa FB profile ko, sa value-based marketing. Pero, yung tumagal, mas nag-prio na rin ako sa page ko kapag nag-share ng mga value-based content. On my Facebook profile, more on personal content. Family, ganyan, lifestyle, marketing, then kung meron ka mga activity para ma-separate mo rin. Ang page kasi malaki rin yung potential ng page. May likes. Sa profile naman maximum of 5k pero sa followers na pwedeng mag-connect sa iyo, wala namang limit 'yon. Pero iba yung algorithm, mahirap gamitin sa business yung Facebook profile. I suggest use your kahit branding ka na sa nagba-brand ka ng sarili mo, use pa rin yung Facebook page. Okay? Para at least kung mag-a-ads ka, may content na rin, na-establish mo na yung Facebook page mo. Okay? Kung talagang massive branding na yung ano mo. Much better yun. Maraming salamat. Ayan. Hopefully nasagot ko yun. Ito, si JC to. Maraming salamat sa Golden Nuggets po. Gawin ko po yan. Dominate natin yung market. Sige bro, let's do this together. Yung mga content na yan. Kontakin kita bro ha. Soon mag-ana tayo, magla-live tayo dun sa group. Magbibigay tayo ng mga tips. Okay? Thank you so much. Any fulfillment manpower on e-com? Yes, pre siya pero may services. Dun sa yon, dun sa website kanina ggregorio.com/dropshipping. Okay? Nandun naman yung replay. Lahat ng katanungan when it comes to sa services, sa dropshipping business mo na sisimulan, wala ka ng ibang isipin pa, mag-ads ka na lang. May winning product na rin. Okay? Okay. Pinahanap nila si bukod kay FB Ads, either TikTok or Google Ads. Ayan. Tama. Ayan. Ako... lahat. Lahat meron akong running ads. Iba-ibang platform yan. Hi po, Coach. Good evening. Watching from Cavite. Ayan. Si Annie Gitano. Thank you, Annie. Thank you, Coach. Sure. Sige, brother. Schedule natin yan. Anyway, guys. Meron pa bang follow-up questions? Ayan. Meron pa naman tayong enough time para masagot yung mga katanungan nyo na hindi ko masagot kung nagko-comment kayo dun sa mga content ko, nagme-message kayo sa page ko, may admin naman ako dun and ako mismo nagsasagot din dun. Pero sa one-on-one coaching natin, kung may nakapag one-on-one coaching na tayo before, sa mga napag-usapan natin, ano yung mga changes na na-experience mo ngayon or challenges, let us know. So ito yung chance kasi one time lang yung coaching natin, di ba? Dito sa community ko. Kung familiar, kung alam ko lahat, alam nyo naman yun na meron akong
one-on-one coaching sa mga students ko na are members na naka-enroll dito sa ating community, dito sa G. Gregorio programs. Ayan. So you can see dito sa website ko, makikita nyo na meron ditong coaching. So pag ginilig nyo tong coaching, malilid kayo dito sa claim your one-time coaching and strategy session below. Ayan. So wala tong rescheduling, kaya pag nag-book ka, make sure na yun na yun. One time lang to. Okay? So kung gusto mo naman ng unlimited coaching, meron din naman akong unlimited coaching and consultation. Okay? Try to explore or visit yung Mentoring with Jay. Makikita nyo ito. Mentoring with Jay .bip. Okay? Nasa website naman yon, guys. Ayun. Mentoring with Jay. Ayan. BIP. Okay? Mentoring with Jay.bip. Yun yung exact link para malaman nyo kung ano yung in-offer ko dun sa BIP mentoring programs na ginagawa ko. Okay. So, hanap pa tayo ng katanungan. Thank you, Coach. Watching here from Canada. Okay, sinagtanong na to. Coach, ask ko rin, okay lang ba kung pag-aralan lahat ng ads? Okay na okay. Diba? Kasi nga, ang dami mong options. Okay naman na i-master mo talaga yung one skills at a time. Pero syempre, hindi ka mag-stick sa ads lang, sa Facebook ads lang. Dapat ina-explore mo rin yung TikTok. Ang dami nang lumilipat sa TikTok ngayon. Dami nang nag-i-explore ng mga other alternative when it comes sa advertising. Kasi nga, si Facebook, continuously increasing, continuously improving yung platform niya, but sa improvement na ginagawa niya, ang dami talagang naapektuhan yung mga restriction, humihigpit, tumataas yung ad cost. Ngayon, ano ba yung bago ngayon or available sa market na platform? TikTok. Diba? Kukunti pa lang yung gumagawa nito, guys. YouTube and Google Ads. So, hindi ko na share sa inyo yung buong detalye, pero on my experience right now, napaka gandang platform ng YouTube and Google Ads. Okay? So, and then, action-based din. Marami silang options na ads pwedeng makikita sa website ng mga kilalang website, lalabas sa GMA, ABS-CBN, or mga kilalang website. Pwede rin naman kapag nag-search sila sa Google. Okay? Isang example lang para, ano ba yung Google Ads, Coach Jay, na binabanggit mo? Okay? So, kapag pumunta ka sa Google, ayan, type mo google.com. And then, kapag pumunta ka sa website ng google.com, magsa-search ka. Ayan. Lagay natin house and lot in Cavite. Cavite kasi ko eh. Alright. Meron dito ad. Nakita nyo to ad. Ayan. Ad. Isa lang. Okay, isa lang. House and lot in Cavite. Ganda nito ah. Ang kaisa-isa na nag-ads is solviento.com. Ito kilala, alam ko na ano, familiar ako dito sa developer na to. Okay, I think ang nag-a-add sa kanila is company website. Developer mismo. Naka-share screen ba ako? Ayun, that's good. Nakita nyo guys? Di ba? Solo flight mo. Solong-solo mo ang keyword base. Di ba? So ngayon, ano pang available dito sa Solviento? Kasi naghahanap ako ng property, naghahanap ako ng bahay na malilipatan or pwedeng i-invest dito sa Cavite. Putahan ko nga to. Okay? Explore ko nga. Okay? Ah, ayan pala lahat ng details. Ganda. Meron kayong contact dito na pwede kong kausapin si agent? So, punta ko sa contact us. Ayun. Pero dito, sabi ko nga, direct to developer yan. Ayan. So, walang agent na nag-a-ads. Oh, bakit hindi sinashare ni developer? Siyempre. So, ayan, lead generation to. So, ayan, kapag nag-contact, so, si ano na bahala doon. Pero kung titingnan nyo guys, hindi lang yon. Kung pupunta kayo sa house and lot available in Tagaytay, Quezon City, Manila, ang daming, ayan, bumagal lang ang website nila. Exit page. Google ulit tayo. House and lot for sale in Quezon City. Ito, pinakamalaking city. Dahil 1, 2, 3, 4. Usually, yun naman yung ad. Pero kapag nirefresh mo to, nagbabago-bago yan. Ayun, kanina, that property. Ngayon, si lamudi.com.ph na yung number 1. 1, 2, 3, 4.
Ito yung keyword search na tinatawag. So, ito yung pinaka isa sa pinaka most effective type of ads sa Google Ads. Kasi nga, keyword search. Okay, naghahanap yung tao. Hindi yung pinapakita. Okay? So, carousel, ayan. Property access. Ayan. Ito yung mga ad. So, yung mga susunod dyan, mga ano na yung mga website. Pero karamihan, mga kilalang website yung nag-a-ad. Kasi nga, una, wala silang budget na mag-hire ng mga advertiser na magagaling. Pero, simpleng-simple lang ang Google Ads. Kahit 15 minutes, makakapag-run ka ng keyword-based ad na nalalabas din yung ads mo dito. Okay? So, itest ko lang tong ano ko. Anyway, mag-share screen ba ako kanina? Ay, sorry. Pero yung Quezon City kanina na-share ko, no? Anyway, naibigay ko naman sa inyo. House and lot ito. Ito yun, balikan natin. House and lot for sale in Quezon City. Ayan, property, ganyan. House and lot, Quezon City. Ayan, ad. Yun yung mga ad. Mga kilalang website yon. So, ayun guys. Wait, meron lang isa search. Comment lang kayo guys, ah. Feel free to ayan. So, share ko na sa inyo. Ayan. Meron pong mga bagong questions? Hello. Ayan. Ito guys, ano lang. Meron akong running ads. Marami siyang keyword eh, pero ito yung tinipe ko. Kapag gusto mong ma-master yung Facebook ads sa YouTube, at YouTube sa Google, magsi-search ka, Facebook Ads Mastery. As you can see, Facebook.com, Coursera, Udemy, ad. Nakita nyo? Pag kinili ko to, mapupunta siya sa website ko. As you can see, nag-redirect. Yun, that's good. Ayun yung power ng Google Ads. Search-based. So isipin nyo, ano bang services, product ang ino-offer ko? Paano kaya, ano ba yung benefit ng YouTube Ads, Google Ads, kung gagamitin ko siya sa business ko? If interested ka na malaman yung Google Ads, comment ka sa baba. Type mo, Google Ads. Or I want to learn Google Ads, Coach Jay. Sabihin mo lang. Ayan, dami pa lang natin viewers right now. Ayan, sa mga hindi pa nakakapagtanong, ayun, so gusto matuto ng TikTok, YouTube, Google Ads, YouTube Ads, lahat yan is ituturo ko sa inyo. Okay, pero yung mga ituturo ko sa inyo, syempre, base lagi yung teaching, yung pagtuturo natin sa experience. Hindi tayo magtuturo ng theory lang or galing sa mga website, sa mga YouTube, Google lang, hindi ganon. So, kailangan, inaaral muna natin yan bago natin ituro. Ayan, I want to learn Google Ads. Dami ah. Ayun. Daming nag-aano nito sa Australia, merong isang kilalang ano doon, kung familiar kayo kay Subri. Isa number one siya na agency sa Australia. Pero kung pinakita niya yung screenshot ng campaign niya sa mga client niya, same investment sa ads sa Facebook and Google, ROI is same lang. Ibig sabihin, yung potential ng Google Ads is malaki talaga. Okay? And maganda guys, no? Ito, 2019, nung nag-ads ako, nag-explore ako sa Google Ads. Since 2019, 2022 na, hindi pa ako na di-disable, na-re-restrict. Meron ako na di-disapprove na ad, bibihira, pero yung restriction, disable, walang ganun. Anti-buy ng account. Kasi hindi naman siya ganun kasailan. Basta compliant ka lang naman. Pero sa Facebook, maala na sa Facebook. Comply na lang tayo. Until tribe? Yeah. Diyan, pagwala yan. Nasa group ako. Na-meet ko na yan si Coach Jan before. Pero iba naman kasi kami ng niche. Ayan, siya nasa freelancing. Sobrang galing nun. Email marketing yung tinuro niya before nung nag-meet kami. Salamat. Okay, sino nag-ano na to?
si Francis. Coach, ano po solution sa Ellie? iOS, ayan. Tagal na nito eh. Solution dito, wala namang masyadong ano yan eh. Wala namang masyadong impact talaga. Pero sa iba, naramdaman nila. Ayun. So, solution dyan, comply lang tayo. Okay. Sa mga ads na yan. Okay. Tapos guys, eto, mayroon ako nabasang article. Yung Pixel, ayan. Magkakaroon niya ng changes. Pero right now, habang available ba yung Pixel, ayan, data na yan, maximize na natin. Pero syempre, habang minamaximize natin yung Pixel, ayan yung Pixel ha, sa Facebook Pixel, ayan yung mahabol, nangahabol ng ads kapag alam mo yung retargeting. Pero by the time na magkaroon ng big changes on data, policy, ng buong mundo, ano na ngayon yung meron ka bago yung lahat? Kailangan nakuha mo na yung contact nila. Okay? Email, mobile number, and pangalan nila. Okay, yung dalawang pinaka-importante dyan, email and mobile number. Okay? Huwag mo kakalimutan. Huwag pangalan lang. Hindi mo siya makakontakt pag name lang niya. Kasi pwede ka naman manguha ng name lang. Name hanggang pangalan lang yun. Pero paano mo sila mababalikan? Makakontakt. Okay? Best talaga is emails and mobile number. Lalo na kapag nasa business ka talaga na ang business mo is long term. Hindi lang talaga sell, benta-bentahan lang. Long term business. Build a list, build a data. Okay? Nandun na tayo sa data gathering, okay? Pero syempre yung data na yan hindi niyo yan i-spam na araw-araw ba may nagte-text sa inyo. Okay? Pinag-uusapan na nga yun, di ba? Grabe yun, no? Galing ng ng spammer, lahat ng mobile number ng Pilipinas na capture niya, nakuha niya. Pero syempre, siguro may alam niyo kasi ako as an undergrad IT, hindi basta-basta yung level na nagawa na niya na yun. Posible na yung access niya is directly doon na sa mga telecom. Okay? Doon niya nakuha yung data na yun. Hindi siya kung saan man. Ganon, di ba? Pero syempre, hindi natin dapat gamitin sa mali yung mga data na yan. So, kaya maganda, giving value, kilala ka ng mga tao bago mo makuha yung data. Hindi ka mag-a-ads para manguha lang ng mga number, email. Mag-a-ads ka syempre para, una, pakilala mo yung sarili mo, magbigay ka ng something for free or value, magtanim ka dun sa tao na yon para by the time na nag-email ka sa kanya or tinawagan mo siya, oy, ikaw pala, okay? Hindi yung sino ka? Bakit ka tumatawag? Ayun. Hindi dapat ganun. Dami ko pong takeaways, PK. Brother, ayun, sana ma-invite din kita soon kahit dito sa group natin or dun sa isang group na community natin. Depende sa sisimulan mo. Ayan. So kita maya, makausap bro, makapag mastermind by ganito, kapag inspired din. Student to si bro TK. Pero ano yan? Business ano? Business yan. Okay. Last question. Wala na ba? Ayan yung mga Google Ads ang nabasa ko kanina. Sell like crazy. Yes, tama siya yun. Oh, kinirarify ko lang naman ang haba ng explanation mo sa ads. Okay, last question na to. Wala nang haabol. Tips on how to start and grow FB group for prospects customers. Thank you. Pwede mong pag-mix, pagsamahin. Pero kung massive numbers of customers yan, I suggest pagbukurin. May example, meron kang direct selling company or meron kang sariling network marketing company. So, I suggest separate yung mga prospects sa customers. Kasi massive numbers yun, magkakagulo sila doon. So, yun yung masasuggest ko. Pero kung limited lang naman, konti lang naman, pwede mo naman pagsamahin yung kung at potential customers sa mga customers na. Okay? So, ayun. Para mapag-grow mo siya, syempre, ayun, si Facebook naman nire-recommend yan eh. Pero syempre, yung pinakamalaking part ng promotion dapat sa'yo pa rin. Okay? Kailangan i-promote mo pa rin yung Facebook group mo, makipag-collab ka, or gawa ka ng mga content, invite mo sila sa group link mo, parang ginawa ko kanina, di ba? Para mapag-grow ko siya. In one week, yun nga, 255 group member in one week. Grabe yun. So, laking increase nun. Okay? Bagong group na binilid natin. Okay? Saan to? 40-40-20. Coach, pa-elaborate. Saan to? Hindi ko rin na-gets.
Anong question yun? Ellie. Okay, so balikan na lang natin yan. Thanks, coach. Pinakamura na website to buy domain is... Huwag sa GoDaddy. Mahalang renewal dun eh. Kahit sabihin sa'yo na $1 per year. Pero next year, nasa 800, 900 na yan yearly. So I suggest buy on Namecheap. Ayan, pinakamura doon. Start doon ng $3, 300 peso to 400, ganun. So ako Namecheap, lagi ako nagpo-purchase ng domain. Okay, so ayan, coach OFW target ads. Sige, may mga umahabol. Kapag, Rafi, kapag OFW ang target mo na ads, huwag mong kakalimutan, kapag Pilipino, mga kabayan natin yung gusto mong i-market, lagi mong lalagay yung Filipino na language. O kung in-check yung ano mo, lalagay mo Chinese language. Yun lang naman para ma-identify ni Facebook na, okay, mga Pilipino yun din ang target, mga language, based dun sa language. And so far, based on my test, 99% working pag nilagyan mo siya ng language. Kapag hindi mo siya nilagyan, lahat ng mga, example, nag-target ka sa Saudi, kahit yung mga tao dun sa Saudi na mga ibang, ano, mga local dun, is makikita yung ads mo. So, huwag mong kakalimutan yung language na Filipino. Alright. So, guys, maraming salamat. Thank you so much sa mga hindi ko nasagot na tanong. Pasensya na, pero hopefully nasagot ko yung mga, ano nyo, pa-shout out. Ayan. 15 minutes ago, Coach Charles, maraming salamat. Nandito ka pala. Thank you, Coach, sa support. Okay, so yun guys, maraming salamat and magkita-kita tayo sa next week sa mga Q&A natin sa mga bagong students ko nakaka-enroll pa lang sa G. Gregorio programs. Don't forget na mag-book kayo ng call in advance dun sa ating one-on-one coaching. Okay, so sa mga nakausap ko na before, hopefully na na-apply nyo na yung mga napag-usapan natin. Okay, and any concern naman, pwede kayo mag-chat dun sa Facebook page ko, pwede rin dito mag-comment, mag-post, or on my website, meron akong support na tutulong sa inyo. Okay, sa mga, ano ko, mga naka-VIP, ibang ano naman yun, ibang support yung binibigay ko dun. Prayo and VIP. Alam na ang iba yan. Pag-usapan natin, bro, sino to? Rafi. Ah, okay. Oo. Sa Online Business Academy digital training, no? Sige, Rafi. Ano natin, extend ko sa'yo. Advice mo lang ako next week. Okay? Monday, ayun. Message mo ko or after ng call na to, message mo ako. This month, sure. Thanks, guys. Maraming salamat and ingat kayo palagi sa saan man kayo naroon or saan kayo pupunta. Okay? God bless you and enjoy your day tomorrow. Bye!